Mga ka-farming, sumukugas tayo ngayon ng ating tanki dahil mag-display tayo ng kanaan sa ating punla ng palay para maganda yung resulta. So, kapag mayroong chemicals sa ating tanki, so ginamit kasi ito nila para display ng chemicals sa kanilang gulay. So, hugasan natin siya ng buti para mawala yung chemicals sa ating tanki. So, gumamit lang tayo ng dishwashing liquid at asin. So, hugasan na natin mga kapatid. So, hugasan lang talaga natin mabuti ang ating tangki dahil yung i-spray natin is merong mga good bacteria. Kapag merong chemicals ang iyong tangki, so yan, mamamatay yung good bacteria. So, yun. So, walang gamit kung mag-spray ka dahil mat yung fertilizer natin is organic na more in good bacteria. So, dishwashing liquid lang mga ka-farming para matanggal yung chemicals. Kumakatan talaga ng ang ating vlog ngayon is pupunta tayo sa ating matanim na gulay. I-update din ko kayo paano na kadami yung bunga ng ating mga gulay na pinanim. So ayan, natapos na nating hugasan ng dishwashing liquid. So pwede ang asin makaparming. Ayan, hugas. Lagyan lang natin ng asin ng tangki. Tapos, ito yung pinakalas natin kumbaga ihugas para malusaw talaga yung chemicals. Kung walang asin, kaya marami kang suka, is pwede suka mga farming. So ayun mga ka-farming, natapos na tayong maghugas ng ating tangke. So ganun lang kadali mga ka-farming para mawala yung chemicals ng ating tangke. So kapag mag-spray kayo ng mga organic mga foliar tulad itong kanaan. So ngayon lang ako sumukup dito. So hindi ko ito, kita ko lang sa inyo kapag ganito yung ginagamit nyo. Yung merong organic foliar tulad nito. So kapag more and organic ang yung foliar, so mas maigi is yung tangki ninyo is hugasan niyo talaga mabuti dahil meron siyang microbial lactic acid. So meron siyang mga good bacteria. So merong chemical sa inyong tangki, so yung mamatay yung good bacteria mga farming. Ito yung gamit natin ngayon, kanaan organic fertilizer. So kanaan is meron ding pantaboy ng insekto, so insect pest. So double purpose ito mga farming, fertilizer, tapos pwede din pang taboy ng mga peste or mga insekto sa ating pananim. So yan, hindi ko ito i-promote sa inyo, so ipinakita ko lang yung kung paano pag gagamit kayo ng mga organic fertilizer sa inyong mga gulay o sa palayan. So mas maganda is hugasan niyo talaga yung inyong tangke. So knapsack sprayer. So ayan, mag-spray na tayo mamayang hapon dahil para yung mga insect pest, so
aktibo sila kapag hapon maka-farming. So hapon natin i-spray ang ating kanaan dahil ang kanaan ay meron siya kung taboy ng mga insekto. So kapag mag-spray din kayo ng mga foliar maka-farming, mas maganda umaga or sa hapon, yung baga abuka na yung tinatawag na estomata. So disclaimer lang din to mga farming. So base lang to sa ating experience. So ayun. So ayun, nandito tayo ngayon sa ating ampalayan. So ito na yung ano, F2 natin. So ang variety para nito is Galaxy. So F2 na to, ito yung pinakita ko so, noong unang video natin. So sa hindi pa nakita kung paano nagpagpili ng buto ng ampalaya, so pwede niyo tingnan sa ating ano, na-upload na mga video. So ito pala yun. So F2 na to. So maganda pa rin yung mga resulta ng kanyang bunga kahit F2 na. So kung wala kayong pambili ng ano, seeds ng ampalaya dahil sobrang ano, medyo mahal talaga yung seeds ng ampalaya. So nasa 12 or 10 ka seeds, so may mabili mo ng 70 plus to 80 plus. So per pack, per sachet. So kung wala kayong pera tapos meron kayong tanim na mga ano, unang ampalaya, so doon pwede kayo magpahinog. So ang mas maganda yung Galaxy maka-farming kapag ano, yung mistisa is merong puti mamunga maka-farming kapag yun ang yung papahinugin. Mas maganda kung magplano kayo magtanim ulit tapos gusto nyo yung maramihan, so Galaxy talaga yung magandang ano, itanim tapos magpili ka doon ng mga buto. So maging F2 na siya. So ayan, marami pa naman ding bunga. So ayan, papakita ko sa inyo ang kabuuan ng ating ampalaya. So ayan, tingnan nyo, dalawa. So dito pa, so kaso lang natamaan tayo na sakit na ano, bakterya sa lupa. So ayan, ganito talaga maka-farming kapag ano, kumbaga binalik natin sa area yung ampalaya. So masisira talaga pag magtanim tayo ulit dahil ano, dapat pahingahin muna natin yung lupa. So sasayangan man tayo sa ano, kaputan niya. So binalikan lang natin sa pagtanim. So kaya naging ganito. So ayan no. So hanggang doon. Nasa 100 plus to kapuno pero namataya na mga farming. Nasa, hindi na to aabot ng 100 plus pero sige lang. Wala naman tayong ano kasi masyadong malaking area dito. Kaya wala na tayong ibang ano pagtatamnan kaya binalik na lang natin. Pero sa kanyang ano, sa kanyang mga tangkay. Tangkay ba 'yun? Sa iyang katay maka-farming, so maganda naman ang ano, resulta. Kaso yung sa lupa, so inatake tayo ng bakterya. So nakalimutan ko ano bang tawag ng bakterya. So kita ko sa inyo yung mga damage. So ano na siya ma-damage kapag namunga na. So sa maliit pa hindi. So doon na kapag namumunga na, doon niya aatake yung mga bakterya sa puno ng ating ampalaya. So sana ano, hindi ito maubos para medyo sa ating ano, sa atong kahago. So nadyo mo balik nga gamay. So yan, unlucky. Malaki, malaki na ang palaja. Kahit F2 na. So para sa akin, hindi ako maniwala kapag sinasabi nila na ano, mas maganda talaga ano, hindi na daw pwede ibalik ng F2. So para sa akin is maganda pa naman ring ano, resulta ng ampalaya. So kita ko sa inyo sa malapitan yung mga bunga at yung damage ng bakterya. So nakalimutan ko na anong tawag ito. Karang matanda na tayo pag paingon na sa pagkatigulang. So kita ko sa iyo sa malapitan. So ito, tingnan nyo sa isang puno ng ampalaya. So ayan, ilang bunga ang kanyang dinala. Isa, dalawa,
tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So, walong bunga sa isang puno lang. So, hindi mo talagang masasabi na pangit. So, sa bunga naman, is, ano, malalaki naman yung bunga. So, tingnan nyo, di ba? So, ayan. Madami pa naman siyang bunga. Kaso lang, so, kita ko sa inyo yung inatake ng ano, bakterya. So, mamatay talaga siya. Sayang talaga. Mamatay siya kapag ano, may bunga na. So, tulad dito, tingnan nyo. Diba, namamatay. So, ito talaga yung ano, pinakamahirap nga sakit ng ampalaya. Kahit anong gulay. So, ito talaga yung pinakamahirap. Yung sa maliit pa, is inalagaan mo. Tapos sa paglaki is mamamatay na. So, harvestin na natin yung ating ampalaya. So, first harvest niya ito. So, mag-abon na tayo mamayang hapon dito. So, ayan, mag-harvest na tayo. Hindi pa siya inatake ng bakterya. So, marami sana tayong ma-harvest dito. Tingnan nyo, sa baba pa lang, namunga na. So, anon, hindi naman tayo ano, nagastuhan dito sa seeds dahil pinahinog lang naman, so hindi masyadong malugi. Okay na, kahit merong kaunti mga ka-farming. So, ginagmay lang good. Hindi na lang natin ano, pangarapin ng maramihan dahil wala naman tayong malaking ano, taniman ng ampalaya. Wala tayong malaki kasing area. So, mantener lang tas inani. So, mantener, sabi sa iba, mantener lang ta. Sa ginagmay, basta kanunay lang ta magtanong. So, ito. Tingnan nyo. So, sa nagsasabi dyan nga hindi maganda ang F2. So, yan, ipakita ko sa inyo. Yung bunga ng ating ampalaya. So, ayun, natapos na tayo sa pag-harvest ng ating ampalaya. Nag-harvest din tayo ng isang balde mag-farming. So, ito yung unang harvest. Sana hindi maubos to ng ano, bakterya. So, nakalimutan ko anong sakit nito. So, anong tawag? So, pero ang ano, dulot sa kanyang. Yung parang nagdala sa kanyang sakit is, yung nagdala sa kanyang sakit mag-farming is sa bakterya talaga. So, nasisira yung puno ng ano, ng ampalaya. So, kung ano, bunutin nyo, so, kapag hatiin nyo sa gitna, so, parang nangingitim yung puno. So, ito talagang resulta kapag ano, ibalik nyo sa area ang ampalaya. So, ano, tama ba yung pinagsasabay ko? So, binalik nyo ulit sa area. Sa pag kumbaga ano, binalik nyo sa area ang ampalaya mag-farming. Tama ba yung sinabi ko mag-farming? So, sa Bisaya, nagbalik tanam sa mga area ba? So, sa Tagalog is binalik nyo sa area ang pagtatanim ng ampalaya. So, tama ba yun? Ang Tagalog ko? So, pagsinsyahan nyo ng Tagalog ngayon ka-agri. So, ayan. Sunod na araw is mag-harvest na naman tayo ulit ng kaunti lang. So, ipakita ko rin sa inyo yung sili kung gaano nakadami ang bunga ng ating sili. So, let's go mag-farming. So, ayun, nandito tayo ngayon sa ating sili mag-farming. So, mag-harvest na naman tayo ulit. So, yan. Sobrang madamo na yung sili natin. Hindi pa natin na ano, nagunahan. Nagbunahan ng farming. So yan, nandiyan ang aking mother, nag-harvest ng sili. So ipapakita ko sa inyo yung bunga, sobrang dami na. So yan. So yan yung bunga. Ang dami ng gulang. So yan. So yan, dami bunga mga ka-farming.
So dapat kapag ganito na inyong sili, mas maganda, no? Mag-abono kayo every 7 or 10 days para ano, dadami talaga yung bunga, dahil kapag lagi kayong mag-abono, so merong lalabas na ano, udlot sa Bisaya. Ano bang Tagalog sa udlot, mga karming? So ayan, tangkay man tingali sa Tagalog sa udlot. So ayan, kapag tutubo yung udlot, so lalabas din yung bulaklak. So mas maganda is parati kayong mag-abono para hindi ano, mapuputo lang yung harvest ng sili. So ayan, sabang dami ng bunga, tingnan nyo. Diba? Tingnan nyo. So, ipakita ko din sa inyo yung pipino natin. So, pangalawang harvest na din. So, tara, punta tayo muna sa ating pipino. So, si Mother lang muna yung mag-harvest dyan. So, ayun, nandito na tayo sa ating pipino. So, ayan. So, ipakita ko sa inyo yung bunga. So, ganito na kadami ang bunga ng ating pipino. So, tingnan nyo. So, ayan. So, ayan. Meron pang mga maliliit. So, ayan. Halos nagkadikit lang sila. So, ayan. So, hanggang dito sa ilalim. At meron pang atsal dyan. So, ayan. Pipino. So, ayan. Ang daming bunga, mga kaparami. So, pangalawang harvest na natin ngayon. So, harvest na tayo ngayon ng pipino. So, yan. So, ang ganda ng bunga. Ito pa. So, yan. Yan. So, yan, mga kaparami. Tingnan nyo. So, yan. Ilalim. So, ang ganda. Hanggang doon, mga ka-farming. So, 30 kapuno lang to. Sobrang daming bunga. So, mag-harvest na tayo, mga ka-farming. So, yan. Tamang-tama na talaga harvestin. Tamang-tama na sila. So bukas mag-harvest na naman tayo yung medyo mali, hindi pa tamang harvestin. So sa pipino mag-farming, pwedeng halos araw-araw kayo mag-harvest. Talagang bilis lang itong tutubo. So yan, lahat ng ating harvest. Sobrang dami, kahit sa 30 lang kapuno. Nasa mga 15 kilos ito, dahil malaki itong baldi, mga ka-farming. So ganyan talaga ganda ang pipino, mga ka-farming. Madali ka lang ano, magka-pera. Dahil sa pag-transfer mo, so, sa isang buwan, so yan, pwede ka na mag-harvest. So madali lang ito, mamunga, mga ka-farming. So yan, ang ganda pa ng Pilipino natin.
A few moments later. So ayun, mag-spray na tayo ng ating organic fertilizer. So ito na yung punla natin ng R-10. So ayun, sobrang ganda ng ating punla. Sana maganda din ang ani nito. So ayan. So ayan mga ka-farming, sobrang ganda ng ating punla. Kaso tinapakan ng aso. Ayan. Ayan dito pa. So dun. So ayan ang ating punla ng R-10. So balik tayo. So mag-spray na tayo mga ka-farming. So meron akong konti ituturo sa inyo mga ka-farming kapag kayo mag-spray ng mga organic foliar fertilizer. So dapat mga ka-farming, sa pag-spray ninyo is nasa umaga or hapon. Sa umaga 5 a.m. hanggang 8 a.m. mga ka-farming. Sa balang hapon naman is 4 p.m. hanggang 6 p.m. mga ka-farming. Yung buka na yung tinatawag natin na istumata. Kapag mag-sprayin kayo ng foliar, so dapat sa ilalim ng dahon dahil dun banda yung tinatawag na istumata. Tapos yung nozzle spray natin is pinuhan lang natin para direct talaga sa ating tanim na mga gulay or sa palay natin maka-farming. Sa tubig naman na inyong gagamitin, dapat hindi kayo kukuha sa inawasa dahil meron na itong chlorine maka-farming. So dapat lang kung kayo sa balon or sa kanal ng inyong palay yan. So para walang chlorine mga farming. Disclaimer lang mga farming, base lang po sa ating karanasan sa paggamit ng organic foliar fertilizer. So hanggang dito na lang ating vlog. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe at pag-follow sa ating Facebook page. Bye-bye mga farming!